So, this message is very, very important, mga kapatid, para sa ikaayos at ikasisira ng ating buhay. Bakit ganun, Pastora? Yes, dapat maintindihan natin. Kaya, listen carefully, please. Can I ask everyone to, kung okay lang na i-open ang cellphone, kung wala kayong pen and notebooks, na dyan nyo na lang ilagay sa inyong puno, i-save nyo. So, pero kung wala naman kayo, you can turn your phone to silent mode para po hindi makadistract. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi ko nga, ang mensaheng ito, isang mensahe na napakahalaga sa atin. Ito'y patungkol sa ikabubuti natin, ikakaayos, at ikakasira din ng ating buhay, pananampalataya. Amen? Excited po ba tayo? Praise God. Amen. So, maraming tao nangangarap. Sino rito hindi nangangarap? Sabi ko nga kahapon sa Bible study, libre mangarap. Amen? Libre rin lang. Bakit titipirin mo pa? Amen? So, lahat ng tao nangangarap. At syempre, mga kapatid, para malaman mo at makita mo at kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, yung pangarap mo, dapat samahan mo ng panalangin. Tama? Amen? So, wag nating ihihiwalay, iseseparate ang Diyos sa ating mga pangarap. Alam nyo ba kung magre-research kayo, do you know that researchers daw, yung mga researchers daw, na estimates nila, hindi naman itong exactly, pang eksaktong bilang, that the average adult makes 35,000 decisions a day. Yung average daw ng mga adult, nakakagawa sila ng 35,000 decision araw-araw. Do you agree with me? Amen. Praise God. Ano yon? Ano ba yung uunahin ko? Ano ba yung gagawin ko? Ano yung isusuot ko? Ano kaya yung uulamin namin mamaya? Di ba mga ganyan? Hindi natin napapansin, nakakagawa pala tayo ng 35,000 decision sa isang araw, sa 24 oras ng ating mga buhay. Kahit hindi mo sinasabi, nasa isip mo yon. Pupunta kaya ako doon? Ano yung isusuot ko mamaya? Ano kaya yung hahapunan namin? Mamamalengki kaya ako? Magfe-Facebook ba muna ako? Ano kaya yung lulutuin ko? Mga ganyang mga questions. Napaka-practical. Amen? Nangyayari ba sa inyo? Papasok ba ako? Titingnan ko muna yung FB ko? Magso-social media ba ako? Tingnan ko, baka may mga messages ako? Sa notification, pupunta muna ako. Yung araw-araw na ginagawa natin. Di ba yan? Nagdi-decision tayo dyan. Amen? Hallelujah. Sa mga maliliit na decision na yan, mga kapatid, tandaan natin, hindi natin napapansin, umaabot pala ng ganong napakarami. Hallelujah. Simpleng-simple yan. Saan ako pupunta? Dapat ko bang puntahan to? At napakaraming decision tayong ginagawa sa ating mga buhay araw-araw. Amen. Kaya sa small decision na yan, nag-e-exist in the thousands every day. 35,000 a day. So, at marami din po sa ating mga decision na ito that can make us or break us. Tama. Maraming desisyon, may mga desisyon tayo sa ating mga buhay that can make us or break us. Do you get me? Hello? Hello? Praise God. So, introduction lang po ito. Di pa tayo nagpe-pray. Even the major decision natin sa ating mga buhay. Ibig sabihin, parang opera yan. Pagka minor, light lang ang operation. Pagka major operation, matindi to, talagang mahirap ito. So parang ganun, even the major decision, ganito sa mga estudyante, lalo ngayon, saan kaya ako mag-aaral? Anong course kaya ang kukunin ko? Susundin ko ba si mami ko, saka si daddy ko? Pero gusto ko ito eh. Ano bang gagawin ko? Diba? Praise God. Mga ganyan, mga tanong ng mga kabataan. So tandaan natin, isang pagkakamali lang natin. Pagsisisihan natin habang buhay. Amen? Ano man yan? Ano mang area ng buhay natin? Isang pagkakamali lang habang buhay mong pagsisisihan. Mabuti na lang, lagi kong sinasabi, mayaman ang grasya ng Diyos. Amen? Amen. Praise God. So, yung iba, tama naman kasi. Kaya lang, wrong timing. Diba? Tama naman yung ibang mga decision, kaya lang, wrong timing. Alam nyo ba yon? Naniniwala ba kayo doon na tama naman ang mga desisyon, kaya lang wrong timing? Sometimes, sa mga youth na naman, sa mga estudyante, right course, tamang kurso, pero mali naman ang school.
Kasi may mga kurso, may mga course na talagang mas applicable sila doon sa isang eskwela na fit doon. Di ba? Nakita niyo? Parang sa Lyceum. Sa Lyceum, ang kurso dyan, mostly, pag gusto mong mag-tourism, foreign service, maganda sa Lyceum. Hindi naman siya kataasan ng tuition. Kung i-compare natin sa matataas na mga level ng mga school. Pagka sa gusto mong mag-police, criminology, di ba dati, saan yan? Saan magandang mag-aral? Diba? Meron dyan sa P, ano? Saan ba yan? Anong school ba yan? Pagka may mga angkop na eskwelahan. Pag gusto mong mag-marine, mag-seaman, hindi ka mag-aaral sa PUP. Hindi ka mag-aaral sa UP. Pag gusto mong mag-aktivista, pumunta ka doon. Kaya nga, ngayon daw eh, medyo ipapasara na yun. Kaya nakakalungkot nga, no, mga kapatid, nagagamit. Nakagamit din ng mga kaaway, even the youth, even the mga estudyante natin. So, mali naman ang school o maling pagpili. Amen? Kasi, tandaan natin, dapat pala kinukompute natin yan. Matatapos ko ka. Baka mamaya, ang gusto mo magdoktor, ilang years kaya ang doktor? Eh, may calling sa'yo si Lord. Kaya minsan, hindi maling pag-compute kung matatapos mo ito o hindi. Kaya sabi ko, ang isang desisyon, napakahalaga, especially sa mga major decision, pag nagkamali ka, pagsisisihan mo habang buhay, sabihin mo sa katabi mo. Pagsisisihan mo habang buhay. Where should I go to college? Anong kuleyo ba? Minsan, mga estudyante, kasi mami, sa St. Paul, kasi ang ganda ng estudyante doon, ang ganda ng uniform eh. Mga St. Paul, mga Paulinians, di ba? Mga ganyan. Mga Miriam College, yung mga talagang anak ng mayayaman. Yan. Yung mga bata, minsan, kahit hindi kaya ng magulang, pipilitin. Ano ba ang gusto nila? Makaporma lang. Di ba? Makamit lang. Kasi mami, pag doon ako nag-aral, syempre marami akong makikilala na anak ng mayaman. Okay, di ba? Minsan gano'n na lang ang nagiging motibo. Amen? Amen! Kaya mga kapatid, babalik ako. Anumang desisyon, especially major decisions na ating pipiliin, pag didesisyonan, pag nagkamali tayo habang buhay, nakaka-relate dito sa akin yung matatanda. Amen? Yung mga may asawa na, mabuti na nga lang, mayaman ang grasya ng Lord. Ngayon, kung yung matatanda ngayon, mula sa akin, no, na nakakilala sa Lord, kung babalikan natin ang ating kabataan, siguro hindi tayo magkakamali, tas Kristiyano na tayo. Pero hindi ko sinasabi na may regret tayo. Kumbaga sa ano eh, mas maganda na prevention is better than cure. Tama? Nagigets nyo? Prevention is better than cure. Who should I marry? Sino ba yung magiging asawa ko? Tama bang ito talaga yung pakasalan ko? Kinukompute din yon pagdating ng araw. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat ng decisions, lahat ng pangarap, kinukonsider natin si Lord. Napaka-importante nun. Amen? Should I take this job? Kukunin ko ba tong offer na to? Eh, may isang offer? Di ba? How many children should I have pag nag-asawa na ako? Si pastora naman, wala pa nga akong jowa eh, di ba? Hindi, pero dapat yun. Kung nangangarap kang magkaroon ng pamilya, ipanalangin mo na yung taong mapapangasawa mo. Kung ilan ang magiging... Kukumputin mo na sa hirap ng buhay ngayon. Amen? Sabi ko nga, isang desisyon, isang pagkakamali habang buhay na pagsisisihan. Ano ba yung house na kukunin ko? Lord, gusto ko nun eh. Gusto ko ganito yung bahay namin eh. Di ba? Dapat din sa lahat ng bagay, balansi tayo. Amen? Saan ako titira? Ano bang sasakyan ang bibilhin ko? Ito po, tip ko lang. Okay lang po sa mga nag-uumpisa. Huwag muna kayong bibili ng brand new. Oh, totoo yun. Kami, nag-uumpisa kami sa kakarag-karag. Pag napagkatiwalaan tayo ni Lord sa mga second na yan na nasinop mo, unti-unti yan, ile-level up ka ng Panginoon. Amen? Kasi necessity na ngayon yan. Kailangan na po. Hindi na yabang ang magkaroon ng sasakyan. Hindi na yabang yan. Necessity yan. Pangangailangan na po talaga yan. Amen? Kailangan. So mga kapatid,
mga questions na very crucial na ginagawa ng tao na pwedeng makasira o makabuti sa kanya. And as a Christians, we find ourselves here even more overwhelmed by these questions. Na-overwhelmed tayo doon sa mga decisions, sa mga tanong na ito. Because as a followers of Jesus Christ, we want to do what God's will for our lives. Tama? Bilang lingkod ng Diyos, bilang tagasunod ni Kristo, kailangan, syempre, kung lumalago ka na sa Lord at mahal na mahal mo na si Lord, ang gusto mo, lahat ng gagawin mo, naka-align sa will ng Lord. Tama? Hindi yun sa will mo. Amen? So, gustong-gusto natin gawin ang will ni Lord. Sino yung gustong-gusto dito? Na gawin natin ang will ng Panginoon, ang kalooban ng Lord. Siyempre, oh, amen. Sino ba naman ang ayaw? Pero, bumabagsak pa rin tayo. And we want to make decisions merely based on God's want, not on our... Nagbe-base tayo sa mga decisions na ginagawa natin, hindi sa gusto ng Diyos, kundo sa gusto natin. Sinasabi lang natin, pinagpe-pray natin, pero sa totoo, nababasa ni Lord, kasi gusto mo lang yan. Ikaw lang ang may gusto niyan. Hindi mo talaga sinik ang will ng Panginoon. Kaya nag-i-struggle ka sa mga ganyang mga bagay. Amen. Kaya tandaan ninyo, pagdating sa kalooban ng Panginoon, doon tayo nagkakaproblema. Kasi bakit? Minsan, Lord, makakabuti ba ito sa akin? Tatandaan ninyo, hindi lahat ng maganda sa paningin, masarap sa pakiramdam, kalooban ng Diyos. Hindi lahat. Ang demonyo, suwabe. Sabi mo sa katabi mo, suwabe ang kaaway. Kaya pagbabagal-bagal ka, mahina ka, maiisahan ka niyan. Pero minsan, mga kapatid, sa isang desisyon, lalo na sa kalooban ng Panginoon, pagka na-hit mo yung will ng Lord, daig mo pa ang nanalo sa loto, sa lottery. Amen? Pagka na-hit mo, nakuha mo yung will ni Lord sa buhay mo, nakita mo yung puso ng Panginoon, ay, para kang nanalo sa isang lottery. Hindi ko sinasabing tumaya kayo sa loto, ha? Bawal po yun. Walang Kristiyano nang nag-aalachamba. Amen? Wala nang Kristiyanong nakabase sa swerte. Wala pong swerte, walang mala sa isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, ano? Pinagpala. Kaya sabi niyo, swerte ko doon. Walang swerte sa Kristiyano. Yan ang mga dating term. Sa Panginoon, tayo'y blessed. Sabi sa katabi mo, you are blessed. Wow, pagka-bless, ang saya natin, ano? Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. So our text today describes how God led the team of missionary and take them to a territory. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. How they discern, paano nila nakita ang kalooban ng Panginoon, paano sila nilid ng Lord sa tamang daan, sa tamang lugar, na maling pinuntahan at paano sila sinamahan ng Panginoon sa tamang lugar na kinalalagyan nila. Yun ang ating pag-uusapan. Bago ako manalangin, gusto ko lang sabihin sa inyo, here are some applications on how can we discern the will of God in our life. Listen, lam na this, mga estudyante. But before that, we have 5 basic human senses. Amen? Nabanggit ko yan last time na ako yung nagturo. Mga estudyante, alam nyo yan, ano yan? Sense of? Touch, sight, hearing, smell, and taste. Pwede palang magamit natin yan para malaman natin kung ito nga, mga pinaggagawa natin ay kalooban, nakalinya sa kalooban ng Panginoon. So these senses, ang mga senses na ito, nagdadala sila ng information, send information to the brain to help us understand and perceive the world around us. So yun ang nagagawa ng mga senses. Nagdadala siya sa ating mga, ng impormasyon sa ating mga utak. Sino rito may mga brain? Amen? Okay. So, ito po yung nagdadala ng mga info, ng mga information sa ating mga utak para ano, para maintindihan natin at maunawaan natin yung mga nangyayari sa buhay mo,
sa pamilya mo, sa paligid mo. Amen? So, nagbibigay ito ng ano? Understanding. Ng unawa. Nagbibigay ito ng wisdom. Nagbibigay ito ng knowledge. Na kahit saan ba galing yung mga five senses na yan? Diba galing din sa Panginoon? Diba? Kaya kayang gamitin ng Diyos yan at gagamitin at ginawa rin ng Lord yung five senses na yan. Sa tinitikman mo lang eh. Diba? Alam mo kung mapait eh. Kasi meron kang sense of taste. Alam mo kung maasim. Alam mo kung akma sa panlasa mo. At alam mo rin kung lason. Sino rito nakainom na ng lason? Natandaan ko nung araw, nung aking, ako'y teenager, na broken-hearted ako. Gusto ko inumin mertayulet. Ewan ko, hindi ko na matandaan. Hindi yata alam ni Brother Rayo. Oh, gusto ko nga, no? Mertayulet. Yung iba nga, sonrox daw eh. Diba? So alam mo, pero ang hirap nun pag may panlasa ka, dahil alam mo, hindi normal na inumin yon, gagawin mo para sirain mo yung buhay mo. Pandama. Nakikita mo kung ano dumadampi sa'yo, di ba? Kasi meron tayong sense of touch. Kung ano yung mga bagay, parang ang lamig. Parang may dumaan, di ba? Yung mga ganyan. Pero wag ka naman matakot, in Jesus' name. Di ba? So, may pandama. Paningin. Kung babangga ka dito, kailangan ka bang kumanan o kumaliwa? Mahalaga. Sense of sight. Tama. Alam mo kung saan ka dadaan. Kaya napaka-importante, mga kapatid, yung basic human senses na ito. Kasi ito yung nagsesense ng info. Ng information sa ating mga utak para tulungan tayo na maunawaan natin kung ano ang nangyayari sa paligid-ligid. Amen. Likewise, mga kapatid, ang God's will ay may mga senses din, katulad ng sinabi ko. God used this for us to understand and perceive His will in our life. Let's all stand before the Lord as we read the Bible verse today na ating pag-uusapan. Let's open your Bible in the book of Acts. Aklat ng mga gawa, 16, 1-10. Book of Acts chapter 16, 1-10. This chapter, ito yung second missionary ni Pablo. Second missionary journey ni Paul. Okay, you can read with me para mas ano, babasahin ko yung 16, verse 1, sunod ang verse 2 kayo. Malakas ha? Huwag niyong panghinayangan. Pagkakanta tayo sa karaoke, lakas-lakas ng boses natin. Pagka sa Word of God, sabi ng Panginoon, ganito, nahihiya tayo. Dapat with power. Amen? Praise God. So verse 1, basahin ko. Paul and Silas went first to Derbe and then on to Lystra, where they met Timothy, a believer whose mother was a Christian Jewish, but his father a Greek. Okay. Sa verse 1, babalikan ko. Makikita natin dito, naghiwalay kasi sila ni Barnabas, si Pablo. Si Barnabas, nakasama niya si John Mark that time. So later on, si Mark, naging siya na rin ang tagasulat ni Pablo. Meron din siyang tagasulat. Alam nyo, yung mga katulad nitong Book of Acts, actually, it's all about Paul, yung ministry niya. Pero ang nagsulat nito, si Dr. Luke, for our information, si Luke's. No? Like this Book of Acts, si Dr. Luke ang nagsulat nito. Though it's all about the life of Paul, ang Book of Acts. So, makita na natin, binasa muna natin sa verse 1. Nung nagkahiwalay sila, si John Mark, nakasama naman si Barnabas. So, nabasa niyo yung verse 2. So, matanda, Timothy was well taught by the brothers in Lystra and Iconium. Yan ang binasa ninyo. Makikita natin dyan, so bumubuo ng apostolic team. Bumubuo ng apostolic team si Paul. Parang ako. Nung ako ay pinagkatiwalaan ng Lord na maging senior pastor, I've been praying yung mga magiging kasama ko sa ministry. Ganun ang ginagawa. Bumubuo si Paul ng apostolic team dito. Tandaan niyo, by the way, if you want to do great things, andyan,
Basahin nyo, if you want to do great things in the Lord, you need to choose a great team, even sa business. Para gusto mo maging successful ang business mo, kung gusto, basahin nyo, 1, 2, 3, go. If you want, a great team. Nagigets nyo, hindi lang sa spiritual, miss, even sa business. Kailangan, kung gusto mong makabuo ng isang mahusay na team, na samahan, kailangan pipili ka, hindi lang yung ano. Halimbawa sa construction, contractor ka, sino pipiliin mo? Siyempre, yung mahusay. Expert, di ba? Para magkaroon kayo, kailangan, you have to choose. Hindi pwedeng hindi ka pumipili ng team. Kaya ginawa ni Jesus yan. Ni Peter and Apostle Paul. Hindi lang si Jesus. So, binasa. Verse 3, babasahin ko. So, Paul asked him to join them on their journey. O, bago nyo ituloy sa 4, in difference to the Jews of the area, dito pala, kasunod ng 3, in deference to the Jews of the area, he circumcised si Paul to, ha, Timothy, before they left, bago sila humayo. But for everyone knew that his father was a Greek. Ang tatay ni Timothy ay Griego and hadn't permitted this before. So, pakibasa sa verse 4. Verse 5. So, ano nangyari? The church grew daily in faith and numbers. Lumago. Hindi lang sa dami, kundi sa pananampalataya. Lumago ang church. Lahat ng member, lahat ng dinidisciple ni Paul, lahat ng sinerian niya ng Word of God, lumawak ang pananaw pagdating sa spiritual. Okay, verse 6. Next. In Galatia, because the Holy Spirit to go into the Turkish province of Asia Minor at that time. So, ulitin ko. Next day, they traveled through Phrygia and Galatia because the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, makita nyo? Nililid sila ng Holy Spirit. Had told them, sinabi sa kanila, na huwag kayong pupunta dyan sa Turkish province of Asia Minor sa oras na yon. Tandaan ninyo, lahat ng pinupuntahan natin alam ng Diyos. Minsan may mga instructions si Lord na sa atin eh. Akala natin, makakatulong sa akin to Lord pag pumunta ako. Pag sinabi ni Holy Spirit, may conviction, huwag kang tutuloy. Amen? So verse 7, sige sabay-sabay na lang natin basahin. Then going along the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. But again, tandaan nyo, the Spirit of Jesus. Una, the Spirit, Holy Spirit. Ngayon, yung Espiritu ni Jesus, sinabi sa kanila, no. Nakita nyo? Nakita nyo? The Holy Spirit, pinagbabawalan sila. Now, which is also the Spirit of Jesus. Sa verse 8, so, instead, they went on through Mysia, province to the city of Troas. Parang ganito, hindi lahat ng gusto nating puntahan para tama naman ang ating motibo ay gusto ng Lord. Hindi lahat ng mga taong gusto nating sharean sometimes may takdang panahon dyan. Kaya minsan napapagod tayo sa mga taong ito, ang tagal na nating binabahaginan o ang tagal na nating nasharean, minsan bakit ganun? Kaya nangyayari, nawawala. Imbis na magpatuloy. Kaya dito makikita natin, nag-i-instruct si Lord. Kaya yung mga Bible studies namin, inilalagay din sa akin ni Lord, sa amin, kung matabang lupa yung mga tupang nandun. At nadidiscern ko din, kasi matandaan nyo, pag hindi lumalago, 5 taon ka akong nag-share ng Bible, ng Word of God, bakit ang tagal-tagal lumago? May problema. Baka ang ginawa ko, sinunod ko lang yung sarili ko,
hindi ako nag-follow sa instruction ni Lord. Ganon din sa ating mga buhay. Amen? So instead, sa verse 8, they went on through Mysia province to the city of Troas. Verse 9, that night, Paul had a vision. Nagkaroon siya ng pangitain habang natutulog. Ang pangitain, hindi mo yan makikita pag ikaw alive, gising, nakadilat. Ang sabi, in his dream, he saw a man over in Macedonia. Greece, Macedonia, Greece. Ito yung tinatawag na Macedonian call. Ako, napaka-importante yung Macedonian call na yan. Ang daming ganap dyan ng Panginoon. Pleading with him. May nagsabi, nakita niya, sabi, nakikiusap. Come over here and help us. Sabi doon sa vision ni Paul, tulungan mo kami rito. Verse 10. Sige. Sabing ganon, well, that settled it. If we could go to Macedonia. Convincido na sila. Pag sinabi mong we, may kasama. Diba? Nagkaisa na sila, napupunta tayo ng Macedonia, eto na. Alam nyo, sa buhay natin, kung ano minsan yung pinapangarap natin, minsan, ibubulong sa'yo ni Holy Spirit yan eh. Through visions, through dreams, yung kalooban ng Panginoon. So ang sabi dito, for we could go there, to Macedonia, for we could only conclude that God was sending us. Nagdeklara sila, ito lang talagang pinapadala na tayo ng Panginoon para ano, hindi magsaya. Diba? Hindi para mag, kung ano lang, magbanding, okay, kasama na yun, pero, first and foremost, ano, to preach the good news there. Amen. May mga lugar bang sinasabi sa'yo si Lord? May mga kamag-anak ka ba, kaibigan ba, na ibinubulong sa'yo ng Panginoon na gusto niya puntahan mo? Madalas mong naiisip, pero ini-ignore mo lang. Dahil sinasabi ng Panginoon for you to share His word. Amen? Praise God. Kaya nga dito makikita mo yung sensitivity. Sensitivity. Pamagat ng ating pag-uusapan, knowing God's will in your life. Let's pray. Panginoon, samahan mo kami sa kapangyarihan ng banal mong espiritu sa lugar na ito. Naniniwala ako, Panginoon, na hindi mo hahayaan na mawala ng kabuluhan ang aming pag-uusapan. Banal na espiritu, dumito ka. Sa pangalan ni Jesus, amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Naniniwala ako, pangakapatid, I do believe, meron dito bibigyan ka ni Lord ng malinaw na direction. Ikaw man ay teens, young adult, bibigyan ka ng Lord ng malinaw na direction this month, o sa mga susunod na buwan, tutulungan ka ng Panginoon na mas maging maayos ang takbo ng iyong buhay. Amen? Naniniwala ako dyan. Hindi lang tong month na to, sa mga susunod na araw, kung magiging sensitive ka lang, kung didibdibin lang natin yung mensahe, yung word ng Panginoon, bibigyan ka ng malinaw na direction ng Panginoon kung ano yung landas na iyong lalakarin. Amen? Para mas maging maayos ang takbo ng buhay mo. Ayaw mo ba nun? Amen? Kaya nga ang mga mother, ang mga father, di ba? Sa pamilya, ang kukulit natin, pagsabihan ng mga anak, hindi tayo napapagod. Ayan na naman si mami, kasi nga mothers knows best. Di ba tayong mga nanay, tandaan ninyo, papunta pa lang kayo. Pabalik na kami. Which is true, kasi based on our experience, kaya nagiging makulit tayong mga magulang sa ating mga alaga, sa ating mga anak. Amen? Kaya dito, mga kapatid, bibigyan talaga tayo kung didibdibin talaga natin. Katulad naming mga magulang, it's the Spirit of the Lord who leads us. Kasi, lalo na yung nakakilala ka na sa Panginoon, ayaw mong mapahamak eh. Diba, meron pa, kami mamamatay, tumatanda kami, kayo ang maiiwan, paano pag wala na kami? Diba, mga drama ng buhay, ng mga magulang, ganyan lang eh. Hindi naman kami bumabata. Drama ng mga buhay ng mga lolo, ng mga lola. So, para maging maayos ang takbo ng ating buhay, I do believe na sa buhay natin, walang struggle because God will lead us. Naniniwala ako sa mga buhay natin, walang magiging struggle dahil gagabayan tayo ng Lord. Sa negosyo, sa trabaho,
sa mga decision, sa pamilya. Pag sinama mo ang Diyos, tandaan mo, ililid ka sa tamang landasin. Huwag yung ikaw lang ng ikaw. Alam mo, magaling ka. Yes, magaling ka, pero mas magaling si Lord. Tandaan nyo yan. Hallelujah. Mas matalino pa rin ang Diyos sa atin. Kaya huwag nating ipagmamalaki sa Lord. At saan ba naman ang galing yan? Sa Lord lahat yan. Ang source niya ng Panginoon. Hallelujah. Makikita natin dito sa verse 1 to 4, yung binasa natin, na ang ganda ng track record ni Timothy. Kumbaga sa ano, yung testimony niya. Kaya tayo, ingatan din natin yung testimony natin. Ang mahalaga sa isang believer, yung patotoo ng buhay mo. Si Timothy, ang ganda ng track record niya. Pag narinig ang pangalan niya, ah, believe ako dyan. Kasi pinalaki ng magulang niya yan eh. Sa maayos. Kaya nga ngayon, kahit anong gawin natin, dahil nga sa naglipa na ng mga parapernalya ng demonyo, hirap na hirap. Ito yung struggle ng mga magulang. Kahit nasa church na, pinalaki mo na sa church, di ba? Pero meron pa rin tayo mga laban. May challenges ang buhay natin patungkol sa pagpapalaki ng mga anak, di ba? Kaya si Timothy, nung panahon na yon, naalagaan siya ng husto. Ang ganda ng track record niya. Kaya sinama siya sa team. Sinama siya sa team. Bilang believer, kasi ang nanay niya, tandaan natin, Kristiyano. Ang tatay niya, hindi. Jewish ang nanay niya eh. Ang tatay niya, hindi. Pero ang tatay niya, hindi. Pero ang nag-train kay Timothy, tandaan niya, nanay niya sa kasino, lola niya. Ang nag-train kay Timothy, lola niya at ang nanay niya. Maliit pa yan, dinadala na sa church. So nahubog siya. Kaya naniniwala ako, marami pa rin Timothy ang i-raise up ang Panginoon. Amen! Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Kaya yung mga bata na yan, mga kapatid, tandaan natin, magre-raise up ang Lord. Yung mga sumisibol na kabataan, maaaring ngayon, medyo nahihirapan tayo, darating ang time. Ako lagi kong sinasabi, magmamature din yan. Amen? Bigyan lang natin ng break. Huwag tayong titigil, ipanalangin sila. Lalo na nakarinig na ng word ng Lord dyan eh. Hindi mo naman ipinanganak yan na ikaw. Di ba marami sa atin? Lalo dito, pinanganak na kayo, Kristiyano. Pinanganak nyo na sila, believer na kayo. Hindi na mawawala ng kabuluhan yan. Kaya lang ha, kasi nga, yung mundo eh. Yung mundo na ginagalawan natin, ang daming mga parapernalya, ang demonyo para maagaw. Pero as Christian parents, ilalaban natin. Tama? Tama? Ilalaban natin, huwag tayong gigive up. Sabi sa katabi mo, huwag kang gigive up sa anak mo. So before na isama niya, sa verse 1 to 4, before na isama ni Paul si Timothy, mga anak, sinircumcise niya. By the way, ano yung circumcise sa biblical? What does, yan, tinuli, sa practical yan, sa literal. Pero in the biblical way, dito sabing ganon, in the Old Testament, circumcision is clearly defined as a covenant between God and all Jewish males. No? Circumcision is not laid down as requirements in the New Testament. Sa bagong tipana. Instead, eto, Christians are urged to be circumcised of the heart, hallelujah, by trusting Him in Jesus and His sacrifice on the cross. So yun, na-transfera ni Paul. Nahubog niya rin si Timothy kasi halimbawa ako, halika sama ka sa akin sa Bible study, eh hindi ko pa natitrain to. Hindi po ko pa kakilala, ganap ang spirit nito, bigla ko sasama. Kaya imbis na nagiging pagpapala, yung team mo, nagiging problema. Di ba? Nagets nyo? Sa group of people, sa isang team, pag hindi kayo, pito kayo, pag merong isa dyan, iba spirit, magiging problema yan pagdating ng araw. Ewan ko kung nagigets nyo yun sa akin. Amen? Praise God. So, number one. Point number one. Use your common sense. Naririnig na natin yan eh. Pero ngayon parang, di logic na yan eh. Hindi mo ba nakikita? Pero number one dito, ang point dito. Para makita natin yung will ng Lord sa buhay ninyo, mga youth, mga young adults, mga tatay, mga nanay, na tayo malalakas, patandaan nyo kahit matanda na tayo, may pag-asa pa tayo. Hanggat nakakatayo, may normal na isip, marami pang gagawin sa atin si Lord. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. For the glory of God. Use your common sense. Sino rito walang common sense? Okay.
So, ang ibig sabihin dito, God usually direct His people through common sense. Kadalasan, hindi lang tayo aware, ginagamit po ng Panginoon itong common sense para i-direct tayo ang kanyang mga anak. Kasi marami pong problema na malulutas pag ginagamitan natin ng common sense. Tama? Maraming pagsubok na mapagtatagumpayan pag gumagamit tayo ng common sense. Bakit? Paano ginamit ni Apostle Paul ang common sense? Again, God usually direct His people through common sense. Kailangan po malaman ninyo, mga kapatid, that common sense is preventive. Amen? Makikita natin yan sa verse 2 and 3. Preventive. Ibig sabihin, naaagapan. Naaagapan. Pag ginamitan mo ng common sense ang mga bagay-bagay sa buhay mo, kasi wisdom din yan, di ba? From God. Naaagapan. May prevention, di ba? Sabi ko nga, prevention is better than cure. Sa sakit, hinihintay pa nating lumala bago tayo magpagamot. Bakit hindi mo i-prevent na agad? Unang-una, manalangin. Bigyan ka ng wisdom ng Lord kung anong gagawin, anong kakainin. Dahil prevention is better than cure. Mahirap yung ginagamot ka na. Kesa na bago pa man lumala, na-cure mo na. So preventive. Amen? So he circumcised Timothy bago sila umalis. Amen. Po, bago sila umalis, kasi maliwanag kay Paul, mga kapatid. Malinaw pa sa sikat ng araw kay Paul, kung hindi niya gagawin 'yon, magiging pabigat lang si Timothy. 'Di ba minsan may mga taong ganun sa buhay natin na instead na maging blessing, nagiging curse. Hindi nagiging pagpapala, hindi natin kasi ginagamitan ng common sense ang ating mga buhay, ang mga bagabagay sa ating buhay. Kaya kung hindi nagkaroon ng common sense si Paul, at di niya naisip yon, magiging problema niya lang si Timothy. Kung hindi, lalo na, nahubog na ng lola niya yan, saka nanay niya eh. At pag napunta pa yan sa maling tao, mga kapatid, hindi komot nag-church, hindi komot sumasama at nakakasama natin dito, mahihirapan si Pablo kay Timothy. Hindi niya na pinakawalan. Kaya kayo, ako sa Bible studies, I make sure, mga kapatid, sa team natin dito sa Kogop San Mateo, ang wala akong tanging panalangin kundi lahat tayo ay lumago. Amen? Lumago spiritually sa Panginoon. At tandaan nyo, ang isang paglago, isang senyales ng isang taong tumanggap kay Lord na patuloy na lumalago, mahalaga sa kanya ang Linggo. Sabbath day. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Praise God. Kung may mga commitment kayo, mga kapatid, na pwede man namang ipagpaliban ng 2 oras, just be here muna sa church. Diba? Kay may offering ka, kay may tithes ka, kay wala. Diba? Eh, ang susuot, wala namang problema, wala ka naman sigurong damit na nasunog na, hindi naman nagkasunog. Ngayon, basta malinis, disente, maayos sa paningin ng Diyos, huwag mong hahayaan. Diba? Mahalag, huwag natin ipagpapalit si Lord. Pag-araw ng Linggo, kung napakaliit na bagay lang, naku po, gusto mo ng blessing? I-bless muna si Lord. Amen! Hallelujah! So, dito, nag-umpisa ito yung second missionary journey ni Paul. So, pinag-uusapan dati, nag-decide siya na kunin na lang si Timothy sa team niya. Sa verse 3, nakita natin dito, sinircumcise niya. Dahil ginamitan niya ng common sense niya, kasi mahihirapan siya. Pag hindi niya na-train, pag hindi niya napasahan kung ano meron si Paul ng pag-ibig sa Lord, mahihirapan siya. Ganun talaga, miski sa church. Miski sa church, pag hindi natin napasahan ng anointing ng isang pastor, ng isang leader, ng anointing that comes from the Lord, magiging problema mo yung worker mo na yan. Madaling maglagay, pero mahirap magtanggal. In the end, problema, ikaw pa. Ikaw pa ang magiging guilty. Ganun din sa mga negosyo. Ganun din sa mga team. Ganun sa mga hanap buhay. Diba? Kaya sa ano, pinag-aaralan yan sa mga negosyante. Diba, bumabayad pa nga tayo sa social media. Attend ng seminar kung gusto mo maging mahusay na negosyante. May mga seminar na aattendan, babayad ka pa. Sa church, hindi na kailangan. Nandito lahat sa Bible. Amen? Amen, phrase. So sabihin mo, use your common sense. Tandaan natin, nanay ni Timothy, sino yung Christian? Yung tatay niya, hindi. So, pero hubog na hubog siya. Pero that time, siguro,
Kung believer na sana yung tatay ni Timothy, pwede. Pero that time, yung kung believer na yung tatay ni Timothy, that time, 8 days old pa lang siya, na-circumcised na siya. Doon yung sinasabi, yung tinuli. So kasi yun po ang batas ng mga Hudyo. Amen, that time. So ang maliwanag po dyan, mga kapatid, tinatawag na Jewish-Gentile compromise yan. Na hindi sila required, na hindi sila nire-required na i-circumcise kasi wala naman itong kinalaman sa salvation. Amen? Kaya sa New Testament, circumcision in the heart, sa puso. Natuli ka na sa puso. Ibig sabihin, yung puso mo, nabago na. Nabago na, binago na ng Diyos. Hallelujah! Kasi sa, para sa kanila, that time, kultura lang to. Number one tayo, use your common sense. Hallelujah! Kahit na pinili pa siya ni Paul, mga kapatid, hindi siya makakapasok sa synagogue kung hindi siya masi-circumcise. Baliwala lang. Kaya yung kalagayan niya niyan ang nagiging problema. So naging matalino si Paul. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 9, 19 to 22. Yung pagsi-circumcise kay Timothy, it's a practical matter. Para hindi siya makadistract. Para yung seeking Jews para ma-share ang gospel. Kasi minsan kasi, pagka isinama mo, isinabak mo sa isang ministry, ang isang tao na iba ang faith o iba yung anointing from the leader, mga kapatid, mapapahiya ka. Imbis na dumami tayo, kukunti tayo. Kaya ako, I make sure kami ni Pastor, nakatutok po kami personal sa mga Bible study. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 9, 19 to 23. Basahin po. Mapapansin natin dito kay Paul. For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, so that I might win over more of them. To the Jewish people, I identified as a Jew, so that I might win before over the Jewish people. Makikita natin dito, flexible siya. Nagiging transparent siya. Dapat kasi ganun, pag bata ang kausap mo minsan, hindi mo pwedeng sabayan ang salitang pangmatanda yan. Si Paul yan ang diskarte niya. Yun ang style niya. So, to the Jewish people, I identified as Jew. Akala nga, Hudyo na rin siya. So that I might win. Ang purpose niya, para ma-win ko sila. Kasi yung kultura nila, hinahabol ni Paul. Hindi niya agad kinukontra. No? So, over the Jewish people, hindi ko muna, gusto ko lang po, tingin muna kayo sa akin. Nung bagong-bago kami sa Panginoon, ako, alam niyo talaga, yan ang ano ko, yan ang ibinigay sa akin ng Lord, lakas ng loob. Yun ang nakita ko. Kaya ang mga pastor na nakasama ko, pag may mga patay, pag may mga masiselang lugar na pwedeng puntahan, sinasabak niya ako dyan. Sa mga ospital, sa jail ministry. Kasi kaya kong umabot. Ang kausap ko siga, ang kausap ko laseng, kausap ko bata, teenager. Kaya kong iabot ang sarili ko sa kanila. Ngayon, ang point dito, ito si Paul, ganun ang ginawa. Merong isang kwento po ako, pangyayari. Totoo po. May nakasama kami. Hindi siya trained well. Bago lang. Eh, may pinuntahan kaming Bible study sa isang bahay. Sorry po, baka meron akong maano ha. Ito po, hindi ko po inaano ang faith nyo kung meron pa man dito. Biruin nyo ba naman eh, pinag-ano niya yung mga santo? Eh, bagong-bago? Nagsishare pa lang kami? Yung mga manika dun sa bahay, hindi na kami pinabalik. Dapat din, turino, common sense. Sino tatanggap sa inyo pag gano'n? Si Paul dito, to those under Torah, di ba? Pagka na-identify siya, pag mga Hudyo ang kausap niya, akala Hudyo na rin siya. Bakit? Kasi naiaano niya yung sarili niya eh. Sabi niya, to those under Torah, I became like one under Torah. Nakita niyo dito? Though not myself being under Torah, sabi niya, so that I might win over those under Torah. Ibig sabihin ni Pablo, yung strategy niya, para makuha niya yung kaluluwa na to, yung mga tao na to, palapit sa Diyos, may style siya. Sa negosyo, di ba may style tayo? Yung mga wala sa Lord, bibili kayo. Wala sa Lord yun, hindi kilala si Lord. Magbenamano ka na. O sige, te, bibigay ko na sa'yo kahit lang papagpagpagpagpagin niya na yan. Di ba? Style! Strategy, yun ang faith niya eh. Di ba? So dito si Paul,
Hindi ko sinasabi to, nagagawin natin yun sa negosyo, ha? Cancel yun. Sinasabi ko lang halimbawa. Ang inaano niya, para inaanyayahan niya, maraming bibili, maraming customer. So dito, gusto ko lang pababawin para doon sa mga baguhan, even sa mga bata, ano? Sabi nga ron, so that I'm though not being outside God's Torah, but in Messiah's Torah. So that I might win over those outside Torah. Galing talaga ni Paul, ano? Ang galing ng wisdom ni binigay ni Lord. I have become all things to all man. Ay, sabi, to the weak, tingnan nyo to. To the weak, I became weak. Yeah? So that I might win over the weak. Parang ganito. Gusto ko lang maging malinaw. May sinisharean tayo. Mahinang mahina sa pananampalataya. Anong sasabihin mo? Naku, kapatid. Pagka pinagpatuloy mo yan, impyerno punta mo. Wag ganun. Ganito yun. Alam mo, dumating din ako sa panahon na ganyan eh. Pero tandaan mo, balik ka lang sa Lord. Ang Panginoon hindi nagtataboy. Hindi mo pwedeng banatan ng ano. Ang taong may sugat, pag sinugatan mo pa, ang hapdi niyan. Masakit yan. Kaya ang sabi niya, to the weak, I became weak also. So that I might win over the weak. Para ma-win ko siya. Wala akong pera, ang daming pagsubok. Ang tagal ko ng ganito. Broke na broke kami. Nung nagbuhos siya ata ng kamalasan, kami lahat ang sumapun ako. Ano sasagot mo? Oo nga eh. Kaya nung ako, hindi ako binibless ni Lord. Ganyan din ang damdamin ko eh. O, di ba? Hindi ganun, hindi pwedeng maging ganun. Paano ang tamang sagot doon? Kapatid, tingnan mo lang, buksan mo lang ang mata mo, ang puso mo. Marami ka pa rin mababagay na makikita. How God good to your life. Maari ngayon, pero malalampasan natin yan. Amen? Praise God, yun po. Sabi niya, I have became all things to all men. So that, by all means possible, I might save some. I do it for the sake of the good news. See? Lahat ng ginagawa ni Pablo, para saan? Sa kapakanan niya? Sa kapakanan ng team niya? Sa kapakanan na maibahagi ang Word of God. Sa mga Bible studies, kung kakayanin din lang, tandaan ninyo, bakit ka mag-i-invest ng time? Usually, yung mga oras, nap time yan sa amin. Pero why we're there? Bakit nandun kami, nagtsatsaga? Yun ang inalagay ng heart sa puso ng Panginoon at sa bawat isa na may desire na makapaglingkod sa Lord, sa team na yan. So, ang ibig sabihin, ginagawa mo yun for the sake of yourself? Hindi. It's not about us anymore. It's not all about you and me. It's all about Jesus. Ang nangyayari sa buhay natin, kaya tayo nagtsatsaga, kaya tayo naglilingkod, it's not all about you. It's because of Jesus. Sabi niya, second sentence, last, I do it all for the sake of good news so that I might be a fellow partaker of it. Pag sinabi mong partaker, kasama ka. Kasama ka. Lahat ba ng dinaanan ni Kristo ay puro masasaya? Hindi. Sino yung sinusundan natin? Si Jesus Christ. Pwede mo sabihin sa akin, ayoko na sumama sa inyo, puro pala problema. Hindi. Ang buhay may challenge. Amen? So, flexible talaga si Paul. Kaya niyang i-adjust ang sarili niya. Kaya tayo, dapat tayo. Huwag tayong masyado. Kung mahirap ang kausap mo, huwag kang mag-astang sobrang yaman mo. Diba? Kung ang kausap mo ay level na nakatapos lang ng grade 6, ganun din, dapat i-level mo ang sarili mo. Para maramdaman niya, consider others better than you. Hindi po pwedeng ganito. Kasi ako bro, ganito. Wag. Pride yan. Dapat kaya mo. Kaya mong bumalanse sa lahat ng tao. Sa lahat ng taong nakakausap mo. So number one, common sense. So, ito din ang ginagamit ng Panginoon. Bakit? God gave us brains. Ang ganda ng utak na binigay sa atin ng Lord. Napakaganda. Kahit kaya lang pagtitingnan mo. Diba, ang salimuot ng utak, yung pinaka-drawing. Grabe pala yung pagkaka-create ng Lord yun. So, bakit? Para binigyan niya tayo ng common sense. Amen?
Psalms 139, verse 1, I praise you for I am awesomely, wonderfully made. Wonderful are the works of your hand, and my soul knows that very well. Sa ibang version, we are fearfully and wonderfully made. Pag ang isang tao alam mo at naiintindihan mo, mga kapatid, na ikaw ay nilikha ayon sa kawangis ka ng Diyos, kahit pangu ka, maganda pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Ang dami namang nai-improve ngayon. Pagka namatay ka na ganyan pa rin ang itsura mo, ang daming pampaganda. Pag maitim ka, bakit ganun? Sila mapuputi, ako maitim. Ang dali nang magpaputi ngayon. Amen! Pag namatay ka na ganun pa rin, mahirap ka pa rin. Sino may problema? Si Lord, hindi. Ikaw na yon. Amen! Palakpak natin si Lord. Hallelujah! So, we are fearfully and wonderfully made. O, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Nilikha yan ayon sa wangis ng Diyos. Ang gaganda natin. Ang gugwapo natin. Di ba? Ang titikas natin. Bakit? Kasi nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya binigyan tayo ng utak para gamitin. Okay. Gusto ko bago pumunta sa point, tatlo lang namang points ito. Merong ano, this is just a kwento. Merong isang Kristiyano nakatira sa tabing ilog, sa matubig na lugar. Ha? Nagbaha. Madaling magbaha, lalo na katulad dito sa ating lugar, San Mateo, Marikina, nagbaha. Lumakas ang ulan, may isang tao, nagda-drive ng truck. Napadaan sa kanya, umuulan. Sabi sa kanya, bro, bumabaha na. Bumabaha na, umalis ka na, lumikas ka na. Halika, sumakay ka na rito. Sabi nung driver ng truck, dun sa Kristiyano na nakatira sa tabing ilog. Listen to this. Maikling kwento, napaka-basic, anuhin mo lang. Halika rito, sabi nung driver ng truck. Nakita niya si kapatid, halika, bumabaha na dyan sa lugar mo, iwan mo na yan, sumakay ka na rito. Nag-offer ang driver ng truck ng tulong. Ang sagot niya, I'll just stay here, dito lang ako. Anyway, God is will take care of me. May faith, tama? Faith, di ba? Dito na lang ako. I do believe that God will take care of me. Stay lang ako rito. Thank you. Stay lang ako dito. Okay, sabi ng truck driver. Okay, go. Later, medyo tumataas-taas na tubig. May dumaan na naman. Another man na nagda-drive naman ng boat kasi mataas na eh. O, di ba? Pag mataas na, di ba, may mga boat ng mga pasadya yan. Lalo dito sa atin, may mga nakahanda ng boat. If ever dumating na naman ang panahon ng mga undoy or what, pero in Jesus' name, hindi na mangyayari yun. So, sabi, dumaan sa kanya yung driver ng boat. Sabi, you need to leave that place. Kailangan mo nang umalis dyan, bro. Leave that place. Leave that house. Ano na, grabe na. Malulunod ka dyan. So, ano nangyari? Anong sabi niya? I'm okay here. I'm okay. Walang problema. Dito lang ako. God will take care of me. Hindi ako pababayaan ng aking Diyos. So, pataas ng pataas ang tubig. Pataas ng pataas ang tubig. Mga kapatid, ano nangyari? Ano nangyari? Nalunod siya. So, sabi doon sa kwento, kwento lang ha, namatay. Eh kasi Kristiyano na, punta ng langit. Siyempre, Kristiyano eh. Tinanggap si Jesus eh. Nabuhay ng may pananampalataya. Pero, bumaha, nalunod, napunta ng langit. Pagdating daw sa langit, sabi, Lord, ba't naman pinabayaan mo naman ako? Diba? Ba't mo naman ako pinabayaan? Sabi niya sa Panginoon, ang sagot ng Panginoon, anong sagot ng Panginoon? Nagpadala ako ng truck. Nagpadala ako ng boat. May helicopter pa nga. Hindi ko na lang nasabi sa inyo eh. Naalala ko lang, may helicopter pa nga. Ano pang gustong gawin mo? Gawin ko. Boat? Truck? Helicopter? Mga signs! Use your common sense! Ano nangyari? Na hindi pa siya dapat mamatay. Namatay. Pero salamat sa Lord. Sa langit pa rin napunta. Palakpakan nga natin si Lord. Anong nakuha nyo? Anong nakuha nyo? Hindi niya ginamit ang common sense. Kaya yung faith na pwedeng maging extreme, nakakasama. Amen?
kaya yung ginagamit sa tama. Kaya kasi maraming tao napapahamak pag hindi ginagamitan ng common sense. James chapter 1 verse 5. But if you want wisdom, if any one of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all without hesitation and without reproach, and it will be given to him. Ang common sense, pag ginamit mo, ipe-prevent ka nito sa kapahamakan. Tandaan mo. So, number two. Pero bago yan, so common sense, ay sinabi ko kanina, is not just preventive. Hindi lang preventive, kundi ano pa? Effective! Epektibo! Hallelujah! So, ano nangyari? Another thing. Point number two. Kaya anong tawag dun sa lalaki na yon? Isa siyang foolish. Sa Tagalog, ano? Hangal. May faith, pero hangal. Hindi niya ginamitan ng common sense. Kaya kung gagamitin natin ng common sense, especially biblical common sense pa lang, tagumpay ka na. Amen? Okay ka na. So, number two, understand the nonsense. Unawain mo yung nonsense din minsan. Minsan kasi ganito na, wala yan, wala kwenta yan. Wala yan, nonsense yan bro. Nonsense yan sis. Di ba ganun tayo? Pero ang sabi sa second point, unawain mo yung nonsense. Una, use your common sense ha. Use, gamitin dito, understand the nonsense. Ang nonsense is used to show strong disagreement. Pag may strong disagreement, mga kapatid, nonsense yan. Ganito. Pag may mga decision kayo, 10 kayo. No? Halimbawa, sa team, 10. Ako leader, ako head. Ito, decision ko. Ang nakikiano lang sa akin, 6. How about the others? Hindi kalooban ng Lord. Dapat may unity. Pag merong strong disagreement, even sa family, anak, hindi para sa'yo yan. Merong pang the best. Sasabihin din ng tatay, oo nga anak, hindi ka naman namin gano'n. Ganito. Anak, yung kurso na yan, gano'n. Pag maraming kontra, maraming nagiging problema, tandaan ninyo, hindi will ng Lord. Understand the nonsense. Minsan kasi, sarili lang natin sinusunod natin. Di ba, Brother Arvin? Sarili mo lang eh. Kaya pag merong strong na disagreement, nonsense yan ang ibig sabihin yan. Minsan napapansin natin na kung saan niya gusto papunta. Pupunta siya doon, di ba? Minsan ganun tayo eh. Yung gusto lang natin, ang gusto natin daanan. Eh, ang gusto ng Lord dito. Hindi Lord, mas malaki kikitain ko dito eh. Hindi, mag-umpisa ka muna sa ganito. Ang negosyo, eto pa. Ang negosyo, kung bago-bago ka pa lang sa negosyo, isusugal mo yung pera mong napakalaki. Eh, bago-bago ka pa lang, wala kang experience sa business na yan. Hindi mo pa pinanalangin. Hindi ka pa kumuha ng magandang team na makakasama. Walang mangyayari. Gets? Hello? Amen. Amen. Totoo po yun. So, mapapansin natin, dapat unawain din natin yung mga nonsense sa buhay natin. Na akala natin, wala yan. Walang kwenta yan. Hindi. Dapat maintindihan natin bakit nangyayari yung mga walang kakwenta-kwenta na yun sa buhay natin. Kasi dinidisapprove lang ni Lord yan. Amen? Ayaw ng Diyos. Ayaw ng Panginoon. Ang nonsense situation, mga kapatid, pagdating kay Lord, ibig sabihin yan, means a lot. Ang nonsense situation sa ating mga buhay means a lot yan pagdating sa pag-ilig. It has a meaning. Merong ibig sabihin yan. It has a message. Hindi porking walang mawawala. Tandaan mo, wala nang mensahe si Lord. Tandaan natin, pansinin nating maigi. Hindi sila makakapasok doon sa mga lugar na gusto nila kung kumontra sila doon sa sinasabi ni Holy Spirit. Kasi ang plano ni Lord, dito kayo sa Macedonia. Do ang focus naman, ang gusto ni Paul, ang point naman niya, to share the word. Di ba maganda? Tamang motibo. Pero maling lugar. Parang pinakikita ng Lord, may tamang daan, may tamang panahon para dyan. Pinakikita ni Lord, may tamang panahon para dyan sa taong yan. Huwag mong igiit ang sarili mo.
Huwag mong pukpukin ang pukpukin. Ipanalangin mo lang. May tamang panahon. Dito kita gusto. Ito, dito ka mag-focus. Ito yung daanan mo. Dahil may gagawin ako. Yun ang Macedonian call. Pag naintindihan nyo yung Macedonian call, i-meditate nyo. Ang daming ganap dun. Ang daming ganap dun. Ang daming galawan dun na makita mo yung gawa ng Panginoon. Mamaya sasabihin ko sa inyo. So, tandaan natin. Understand. The nonsense. Paul couldn't do what he intended to do. Gusto niyang gawin eh. Hindi niya magawa yung intention niyang gawin. Mapapansin natin dito sa buhay natin, ito palang nonsense na yan. Sabi ko nga, sometimes, God's disapproval. Ayaw ng Lord. Ayaw ng Lord. Ganon, no? Anda, huwag na ipilit yan. Hindi dahil pinless siya din sa ganitong area, ganon din ang mangyayari sa'yo. Iba-iba yung ano ko sa inyo, sa destiny ko sa inyo. Sabi, Jeremiah 29 verse 11, di ba? For I know the plans. Walang nakakaalam maliban sa Diyos ng mga panukala, plano natin sa buhay, kundi siya lang. Ano? Not to harm us. Hindi para tayo pahirapan at para saktan, but to give us ano? Hope and a future. Amen? Kaya dito, yung nonsense, sometimes, yung akala natin nonsense, God's disapproval pala ni Lord yan. Oh Lord, eto na eh. Tanggap na ako ron eh. Ba't nag-pandemic bigla? Ayaw ni Lord. Lalawakan natin ang ating paningin. Bakit eto na eh? Mapopromote na ako eh. Magiging boss na ako ron eh. Ba't nandito? Eto ako ngayon. Nagsisikap kahit maliit na negosyo, Panginoon. Kasi yan ang gusto ni Lord. Para sa'yo. Amen? Minsan, may mga kurso. Meron ng mga pastor. May narinig ako isang pastor. Nagpatotoo siya. Sabi niya doon sa pastor na sa kanyang mentor, bakit kaya hindi po nasunod yung pangarap ko? Hindi ko naman po pangarap magpastor eh. Pastor nga, walang pera. Ngayon na nga lang ang mga pastor, bine-bless eh. Kasi yung mga tao marunong na magbigay eh. Di ba? Kasi dati talaga, kawawa ang pastor. Mabuti pa sa probinsya ka, at least may gulay-gulay ka at bigas na matatanggap. Pero dito, sabi ng pastor, bakit po kaya yung disgusto ko nung ako'y bata, yung dinidesire kong kurso, hindi ibinigay ng Lord? Ang sagot sa kanya, kung binigay sa'yo ni Lord yun, yung kurso na gusto mo at pinapangarap mo, kung hindi mo siya ginamitan ng common sense na may tawag ka sa kanya, baka namatay ka na. O baka wala ka na. Gusto ko nga sa maging pulis, gusto ko maging ganun, pero hindi. E ngayon, andito ka pa, ginagamit ng Panginoon. I mean, minsan may mga ganun eh. Akala natin nonsense lang, pero ayaw pala ni Lord. Kaya mga estudyante, maging sensitive kayo kung ano yung kurso na gusto ninyo, go. Kung ano yung nasa puso ninyo. Kasi habang buhay nyo yung dadalhin pag hindi yan ang tibok ng puso ninyo. Ang mahalaga, na ipag-pray ninyo. Amen? Praise God. So, tandaan natin ang nonsense, ha? Uunawain din natin. Kaya makita natin dyan, sa verse 6, yung pagta-travel nila, talagang sinunod nila andun sa last, doon sa Macedonian call. Nakita nila doon talaga na ito. It shows that the Holy Spirit was working in cooperation with Jesus para ma-accomplish yung great commission ng Panginoon. Sa ating paghayo, mga kapatid, sa ating pagsiserve sa Lord, anumang ministry meron tayo, mga kapatid, maliit na bagay lang yan, tandaan ninyo, sinasamahan tayo ng Lord dyan. Amen? Binibigyan tayo dyan ng wisdom ng Lord. Ang kailangan lang, pahalagahan natin yung ministering pinagkatiwala sa atin. Amen? Kasi pag nagkamali tayo dyan, di ba? Totoo yun. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Hindi nawawala sa eksena si Lord. Ang ministry mo, bukod sa Kristiyano ka, maging nanay sa iyong mga anak. Ay, bakit ang asawa ko nagloko? Ay, bakit ganito? Hindi. Hayaan mo lang. Oh, nonsense yan. Pero tandaan mo, may plano ang Lord. Kaya ginanya ng Panginoon ang mga pangyayari. Ngayon malabo, pero in the end, makikita mo, ito pala Panginoon ang plano mo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya dito napatunayan nila eh, ni Paul, kasama nila si Lord. Kasi kung nag-resist sila, sinunod nila yung gusto nilang puntahan, hindi sila nakinig sa banal na espiritu, walang mangyayari. Mahirap! Maging sensitive tayo, ipanalangin natin maigi yung mga pangarap natin sa mga anak. Even tayo mga lola, kahit mga apo natin hanggang nabubuhay tayo,
Huwag tayong titigil, mga apo natin, ipag-pray na natin. That someday, pag wala na tayo physically rito, yung maibabao nila natin sa kanila, pananampalataya. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So, another thing. Kaya, yung sa third missionary ni Paul, mga kapatid, naging fruitful sila after niya. Remember, second missionary journey niya sa chapter 16. Pero doon sa third missionary, nakita natin doon, naging mabunga. So, sa lugar na ito, muna ang gagawin mo. Parang ganito. Sa place na ito, ilang taon na tayo rito? Pag binibilang ko talaga ilang active member, ilan ang active na worker, sabi ko, Panginoon, parang parang madalang. Hindi ganun kabilis ang paglago. Huwag mong tingnan yan. Ang tingnan mo yung ginagawa ko sa buhay ng bawat isa sa inyo. Sumunod lang kayo sa akin. Huwag natin kakamayin. Ang pagkain, pag kinamay, ano nangyayari? Napapanis. Huwag natin mamadaliin ang Lord. Hallelujah! So, kaya kasi minsan, pinagpipilitan natin. Ang maganda doon, may message si Lord na hindi lang nonsense sa buhay natin. Pag ginamitan mo ng common sense, makikita mo negative or positive kalooban ni Lord. Hindi lahat naman ang ginamitan mo ng common sense ay positibo lahat sa'yo. Hindi po. Meron ding negative yan. Pero pag ginamitan mo ng common sense, hallelujah! Are you following me? Amen! So, kaya yung common sense becomes nonsense, seek another sense. Amen? Common sense becomes nonsense, seek another sense. So, ang nonsense pala shows strong disagreement. Ito pa, mga kapatid. Pag sinabi ni Lord na no ako dyan, sa tao na yan, para sa'yo, no. Bakit mo sasabihin no? Kasi hindi ka mapakali. Walang conviction. Nalalayo ka sa Lord. Maiintindihan mo maigi. No ako dyan sa mga group of friends mo na yan. Kasi sa isang sulok din ng puso mo, mayroong pangamba. Alam nyo, ang isang taong nakakilala sa Lord, tumanggap sa Panginoon, may guilt feeling siya niya. Pagka medyo nanlalamig siya. Di ba? May conviction. May conviction. Alam niya yon. Pagkaya pag sinabi ni Lord, kaya tayo, dapat parang tingin natin, artista tayo. Pag sinabi ni Lord, stop! Stop! Look! Tingnan mo. And I'm listen. Diba? Stop, look, listen. Parang sa atin. Ngayon, siya ang director ng buhay natin. Pag sinabi naman niya, action! Go! Diba? Sinasabi ko yan, pabiro, pero totoo. Siya ang director ng ating mga buhay. Ang artista kaya nagiging magaling yan sa direktor. Di ba? Kaya ang isang pelikula nagiging maganda. Nagiging hit ang isang pelikula. Kala, ang producer kasi, taga-supply yan, taga-provide, di ba? Materials, financial. Pag producer ka, yan ang ganap mo. Pero ang direktor, sa kanya nakabase, ang ikagaganda. Di ba? Siya ang gumagawa ng script. Kailangan yan, masabi mo ng mahusay yan. Diba? Sasabihin mo, ganito arte. Mismo ikaw, umaarte ka para gawin ng artista. Para maging blockbuster yan. Ang director ng buhay natin para gumanda ang buhay natin. Si Lord. Amen? Hallelujah! Kaya foolishness sa Panginoon ang hindi nakikinig sa Kanya. Hallelujah! Number 3. Asa na tayo? Eto, dito sa ano mga kapatid, bago ako pumunta sa another point, mga kapatid, nangyari din kasi kay Samuel yan eh. Kwento ni Samuel, hanapin nyo na lang sa Bible. Yung kwento ni Samuel, dumating din sa pagpili. Kasi pipili ng hari eh, dun sa mga manggagaling sa anak ni Jesse. Eh yung panganay, pinili, nakita, tall, dark, and handsome, makisig. Hanggang sa, ay hindi yan, sabi ng Lord, hindi yan. Hindi yan ang gusto ko para maging hari. Hanggang sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, reject pa rin sa Lord. Ayaw. Sabi ng Panginoon, meron pa bang iba? Kasi nawala na ng gana. Alam mo naman ang gusto ni Lord. Naiano na lahat eh. Wala pa rin mapili kung sino ang papalit na maging hari. Meron pa bang iba? May anak ka pa ba? Sumagot. Si Jesse hindi na siya sumagot. Ah, meron pa po, nandun. Nagpapastol ng tupa. Sino yon? Si David na batang-bata. Kung tutuusin, kung may pipiliin ang Diyos, yun ang panganay. Na matikas, malakas. Pero bakit si David ang pinili niya? Para maging hari.
Yeah. Dito, natrap din si Samuel dito sa pagpili. Na-test din siya ng Lord. Kasi yun ang gusto ng Lord. Minsan sa buhay natin, akala natin, wala lang, pero meron yun sa Panginoon. Hallelujah, wala naman tong kwenta, wala namang mararating to pag pinili ko to. Walang kwenta to kung ito aasahan ko, no? Mga kapatid. So makikita natin dito, pag sinabi ni Lord, no. Pag sinabi naman ni Lord, yes, malakas pa sa tinig ng trumpeta. Pag ikaw, alam mo ang tayo mo sa Lord, men, meron kang audible voice. Meron kang sensitivity that it's the voice of the Lord. Pero pag hindi ka nananalangin, hindi ka nakikipag-usap sa Diyos, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo maririnig at makikita ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! So si David ang pinili niya. Mabuti na lang. Di ba? Yung nonsense, di ba? Naging common sense. Yung common sense, nagiging nonsense, di ba? So, mabuti ang Lord. So, kaya ganito. Kaya hindi porket ikaw ay nabigo sa larangan ng pag-ibig. Kaya hindi porket ikaw ay nabigo sa larangan ng negosyo. Kaya hindi porket ikaw ay nabigo sa larangan ng pag-aasawa. Wala ka ng pag-asa. Hanggat buhay, may pag-asa. Amen? Kahit nabigo ka sa buong buhay mo, tandaan mo. Kaya yung may sense ka pa rin sa Panginoon. Hallelujah. Number 3. Makita natin bago ako pumunta sa last 3. Sa last point. Ang sabi doon, unlock the common sense. Common sense! Come on! Come on, do it! Parang ganyan. Ia-unlock mo yung common sense. Bibigyan mo ng laya. Bubuksan mo. So ang sabi dito, mga kapatid, makita natin dito, sa verse 9 to 10, that night, Paul had a vision. Ito na, ang lakas na ng conviction ng Panginoon kay Pablo. Nakita kasi ni Lord, sumunod siya. Pinakita na Lord, in his dream, he saw a man over in Macedonia. Pero dito, hindi sinabi nila, walang particular na pangalan kung sino yung lalaki na yan sa Macedonia. Come over here, kailangan namin ng tulong mo, sabi kay Pablo. Pinakita sa kanya. Anong ginawa ni Paul? Saan sila pumunta? Anong ginawa nila? Sumunod sila. Sa Macedonia pala sila, pinapupunta ni Lord. Hallelujah. So, number 3 points, basahin natin sabay-sabay. Unlock the common sense in our life. Common means, ibig sabihin, urging to do something. Na meron ka talang gagawin. Kinakailangan mo ma-unlock yung common sense na yan kasi yan ang go signal ni Lord sa'yo. Hallelujah. Talagan mo na yan. Sabi ni Lord, go. Bilisan mo na. Yan na yung gusto kong mangyari sa'yo. Okay na yan, anak. Napagtagumpayan mo na yung pagsubok. Hallelujah. Kaya dapat marunong tayong mag-unlock ng common sense sa buhay natin. Yung pala yung signal ng Panginoon. Kaya di ba, makikita natin. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, bakit sa Macedonia? Ano meron sa Macedonia? Bakit Macedonia? This Macedonian place was located saan to? Sa Northern Greece. Sabi dito, come over to Macedonia, sabi niya. So, paano mo i-unlock ang common sense? It is persuasive. Para ma-unlock mo, kailangan to persuasive ka. Ibig sabihin, makahikayat ka, mapanghikayat. Another thing, it is conclusive. Ibig sabihin, kapanipaniwala at totoo. And another thing, it is transformative. Makakapagbago. Amen? Amen, praise God. So, persuasive, pleading with help. Nakita mo na, dun ka na pinadadala. Kasi yung message sa dream niya, tulungan mo ako rito, kailangan ko ng tulong. Yung pala, ang gusto ni Lord na puntahan niya. Nasa Macedonia, dun kita pinapupunta kasi merong nangangailangan dun ng tulong, ng salita ko. Dun pala, kaya nakita ni Lord. Kaya tandaan ninyo, mahirap i-resist ang katotohanan. Amen? Mahirap i-resist. Huwag kang magre-resist sa truth na Lord. Mahirap pong i-resist ang truth na yan. Kaya malalaman mo ang calling ni Lord sa buhay mo pag ito ay mahirap i-resist. Tama? Mga youth, malalaman mo sa buhay mo ang calling ng Diyos. Pag may mga pangyayari sa buhay mo, nahirap kang i-resist. Pero pag na-overcome mo yan, tandaan mo. Pag natutuhan mo mag-unlock ng common sense sa buhay mo, hallelujah, praise God, hindi ka magsisi. Sisisi. Tandaan mo kahit saan ka magtago. Pag may calling ka sa Lord, hindi ka niya patatahimikin. Gets me?
Pag may calling ka sa Panginoon, hindi ka mapapakali. Merong guilt feeling. Yung dati mong ginagawa, yung dati mong passion, alab na alab ka, ang sarap-sarap mag-serve sa Lord kahit hindi mo deserve, pinagkatiwalaan ka, nasan ka na ngayon? Diba? Kaya tandaan natin, huwag na tayong kumawala sa presence ni Lord. Amen, lahat naman tayo, hindi naman tayo sinasabi kung lahat tayo magpastor, hindi po. Tandaan natin, we can clean the chairs, lahat yan. Ministry yan sa Lord. Basta mapagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Hallelujah! Praise God. So, last na po. Kaya ito po. Sa Macedonia, ito yung sinasabi ko. Bakit sa Macedonia? Buti na lang na-discern talaga ni Paul. Yung nagamit niya yung common sense, nagamit niya yung nonsense, nagamit niya kung paano niya i-unlock. Sumunod siya sa move, sa salita, sa vision, sa gawa ng banal na espiritu, no? Sa Macedonia kasi, nandito yung Lydia's conversion. Kilala niyo si Lydia? Si Lydia po doon nangyari sa Macedonia, si Lydia isa sa supporter ng church. Giver. Doon sa Macedonia nangyari yun. Doon po, supporter nilang matindi pagdating sa gawain ang babaeng ito, si Lydia, sa gawain ng Panginoon. Doon siya na-convert. Andun pala yun. Kaya sabi ni Lord, doon kayo. Merong babae doon na maboborn again. Napaka sayang ang blessing na binibigay ko sa kanya. Gagamitin yan sa church. See? Yun dyan na gusto niyong puntahan, sa kana lang yan. Dadating tayo dyan. Kaya ang sabi dito na convert sa Macedonia si Lydia, yung deliverance of fortune telling na slave girl, yung naghuhula na babae, doon nangyari yung deliverance sa Macedonia. Tingnan niyo yung mga ganap doon. Paul and Silas, imprisonment sa Philippi, nag-miracle si Lord doon sa Philippi na part ng Macedonia. Bakit? Di ba yung nagsasabi? Acts 16:31, ano sabi doon? Nung jail guard? Ang sabi niya doon, kay Paul and Silas, anong gagawin ko para po ako'y maligtas? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Doon nangyari yun sa Macedonia. Amen? Praise God sa anong nangyari na save yung jail guard. At doon din nangyari, yung conversion of the jailer, yun ang sinasabi ko, and the household. At yung Paul's preaching sa Athens, doon part ng Macedonia. Alam nyo, yung preaching ni Pastor doon, ni Apostle Paul sa Athens, part ng Macedonia, kakaiba yun. Tumanyag ang pangalan ni Jesus dahil sa ginamit si Paul to preach the word, the gospel, sa lugar na yun. Can we give the best clap offering to the Lord? Yung pala ang mangyayari. Ano pa? Sa local body of believers na established yun sa Philippi. Ano yun? Sa Thessalonians at sa Corinthians. 5 books sa New Testament ang naisulat because of that. Hallelujah! Praise God! So, makita natin ang will ng Lord. Basta maging sensitive lang tayo sa pagsunod sa Lord. So, tayong lahat ay tumayo. Can we give the best clap offering to the Lord? Hindi ba mahirap inawain yung mensahe ng Lord? Nagigets niyo po? Hallelujah! Praise God! Tandaan natin, gagamitin lang natin yung common sense natin sa mga bagay sa ating mga buhay. Gagamitin natin, even yung mga nonsense, akala natin wala lang, pero meron pala sa Diyos. At matuto tayong magpakawala ng mga bagay pag sinabi na ni Lord, go knock, come on sense. Halika, come on child, follow me. Come on, this is your time. Kaya huwag nating kamayin. Kung may mga taong nagpapahirap ng kalooban sa atin ngayon, continue to pray for them. Huwag natin silang sakalin. Dahil darating ang time, tandaan ninyo, babalik yan. Hindi yan mapapakali. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness.